gawan. So this is it, pansit. Ito na nga, nakalatag na. Andito na yung mga parts na kailangan natin for our next build. This is very exciting kasi meron tayong transition from AMD, and then Intel muna, and then nag-AMD tayo. Ngayon, Intel tayo ulit. Okay. So nandito na yung mga kailangan natin. We will dive down. Okay, isa-isahin natin kung bakit ito yung mga parts na napili natin for our next build. So, I'll see you. First off, let's start with the motherboard. So, bakit B365M mortar? Well, we are more of the entry and mid-entry level na mga builds. So, we took the MAG B365M mortar. So, itong mga series na ito ng MSI are the real deal when it comes to mid-tier or even entry level, basta MSI na like Steel Legend, Mortar, Bazooka, yung mga yan. So, napakaganda ng mga ito. Talagang built for gaming din ito. So, ayan ang kanyang specs. Makikita nyo. So, this is for, ang B365M chipset are for 8th and 9th gen na Intel processor. So, we are very lucky kasi this board supports up to even Intel Core i9. So, basta 8th and 9th gen hanggang i9. So, if we talk about future-proofing, this is very safe for you. Okay? So, yan. Ano pa yung mga nakasulat dito? So, the usual, ang kanyang mga kasama ay yung kanyang backplate. Ito yung extra nating meron tayong extra RAM dito pala, may halo siya. So ito yung cover ng processor. Natanggal na natin kasi we needed to test it. So meron siyang driver, the usual manual, and then you have meron pa siyang kasamang RGB na connector. Okay, and then for the SATA, mga SATA cables for your drives. Okay, so pretty much it, yun yung kasama. So lagay lang muna natin yung DDR4 natin dyan. Okay, sara muna natin siya. And let's check out this bad boy. Okay, bad boy siya kasi talagang matindi ito, guys. So ayan. So, Mortar, we already installed yung original fan ng... By the way, ang processor na ilalagay, ang nakalagay dito is an i5-9400. So, still a good entry to mid entry level na processor. Now, of course, meron tayong PCIe port here. This processor, yung i5-9400, can support up to a GPU na GTX and RTX 3060. So you can start from a 1660 Super or Ti hanggang 3060 na RTX pwede nating i-pair with this i5-9400. So that's really powerful. If you have extra budget na soon, kailangan mong palitan ito ng i9, pwedeng-pwede. And then, yung 3060 mo, pwede ka nang magpalit ng higher than 3060 na GPU. So, ayan, B365M chipset is still a very reliable chipset nowadays, lalo na sa productivity and gaming. So, this would be a perfect build for those who are looking for a budget-friendly or budget-wise na PC. Okay, so 8-pin na din ang kanyang power. Meron tayong standard 24-pin there. And then, meron tayong ito. Meron tayong RGB port, dalawa. May 4-pin and 3-pin. So, napakaganda. For our fans, we have 1, 2, 3. So, meron pa tayong system fan dito. So, removing the CPU fan, meron tayong 2 extras. You can still use a splitter if you're familiar with that. Kung kailangan mo pa ng PWM control fans, then pwedeng-pwede pa. So, 4 slots, napaka-importante ito. We can put the DDR4s here from
2,666 MHz hanggang 3,866 MHz. Now, depending on the processor yon, so of course, na i5 pataas, pwede kang mag-OC or mag-overclock ng mga memories, pwede mong ilagay dito. Pero from i3, na mga processors na ilalagay mo dito, minimum lang tayo, 266 MHz lang ang pwedeng gamitin ng i3 CPU. So kung i5 pataas, pwede ka rin tumaas ng clock speed for your DDR4. So napakaganda, tingnan nyo, meron na siyang built-in na backplate dyan. So we have those VR-ready 3.2 USB ports, meron tayong gigabit LAN, HDMI built-in. So this, since this is a 9400, we can use the APU or the built-in graphics for this board. And then we have your audio ports here, and then meron ng Type-C ito. So very good na back input output na back panel here. Napakaganda. You still have those old PS2 ports. Okay? So napakaganda, meron tayong gold capacitors here, and alam natin pag gold ginto. Okay. Next off, we have our RAM. So we are starting on the base clock speed, 2,666 MHz. So that would be enough for our build. Okay, lalong-lalo na if we will be using the APU. We will be offering two options for our buyers. So meron kang option na built-in graphics for this price. And then kung if you can afford our add-in na GPU, then pwede nating ilagay doon. So for the GPU, coming soon po. We're still looking for the best GPU to pair with this CPU. So ito, Fury Kingston Beast, RGB ito. Ibig sabihin, meron siyang pang party-party na lights dyan. Pwede nating makita, maganda. Pwesto natin dyan. It's gonna be epic. And then, papalitan natin yung stack fan with this one, yung Dart Air Plus from Dart Flash. So, why did I choose this? Besides sa affordable siya, guys, maganda yung specs niya kasi yung CFM niya mataas. Okay? You can Google yung CFM. In layman's term, yan yung pressure or yung lakas ng fans niya to suck air. Okay? So the higher the max air volume, the better. And then yung RPM niya is 1000 up to 1600 RPM, just enough. At dalawang fan kasi siya. So at 1600 na dalawa yan, this is pretty much enough for our Intel. And we all know, yes, from experience, Intel processors are way more cooler than AMD processors. So this would be enough. Okay? And again, ang pagbabalik ng ating Tornado fans, again, tipid-tipid din pag may time. Ito lagi ang ating pinipair sa ating mga builds kasi napaka-reliable. Besides sa kanyang beautiful na aesthetics, maganda yung hub niya, maganda yung control niya, meron siyang LED function, meaning you can connect your your case kung meron siyang LED function. Anong ibig sabihin ng LED function? Pwede ka mag-change ng colors just by pressing a button on your case. Okay, so tatlo ang kinuha natin na 3, so 9 fans just to be safe para hindi tayo mabitin. Mas maganda, mas marami. Okay? And we will be putting this SSD M.2 drive on the board. So, as you can see, mayroon siyang available slot here. So lalagay natin yan for faster boot and faster operating system or Windows. So again, lang tayo, entry to mid-tier level lang tayo. Magdi-dictate na mid-entry or mid-level ang iyong PC is your, of course, kung anong GPU rin ang pinair mo dito. So magiging mid-tier siya, magdi-dictate dyan kung gaano kataas yung GPU nilalagay mo dyan. Yung i5 natin talagang entry to mid-level yan. Pero again, pairing them with a good GPU would dictate yung level of PC mo. Okay, so 250 gig would be enough. It would suffice.
yung OS mo and a few games. And advice ko, yung mga lalaruin mo lang muna i-install mo, huwag kang install ng install kasi pag napuno to, of course, babagal din. Now, for a budget PC, I still recommend using our old hard drives, yung mga ganito. Kasi pwede mo namang ma-check yung health niya. As long as 100% health yan, 7,200 RPM, and of course, yung cache niya, yung cache memory, mataas, at least 64 MB. May mga ganun po sa mga hard drives. You can message me if you want to know more about hard drives. Gawa tayo ng content about hard drives. So for me personally, as a PC enthusiast, I still use hard drives as kahit up to date. Okay, I still use them. They're still very reliable for storage and for kahit mag games ka pa dito, still very reliable. Okay. What else do we have here? Okay, our power supply will be a 650 watts Ace Power Ultra Power FX 80 Plus Bronze. Sa mga nagtataka, dahil ultra power siya, FX, parang kaduda-duda, pero I check ko, ang gumawa po ng Ace Power is Frontier Technology. They are legit, they are certified. I double check kung certified nga ang kanilang mga power supply. And they've been around for a long time. Kaya, bakit ito ang kinuha ko? Semi-modular ito, guys. Dahil ang case natin is mid-tower. Meaning, hindi siya ganong kalaki. So, we will need more space as much as possible. Kumbaga, minimal yung ating cabling as much as possible para magkasya yung ating mga components and maganda ang ating cable management. So besides that, it's already a 650 watts, so we are very safe when it comes to power. Napaka-safe tayo. Kahit 3060 pa ang ilagay natin na GPU dito, we are still on the soft spot or sweet spot ng ating power consumption. We won't be having any problems whatsoever sa ating power. So, buksan lang natin. Okay? So, this is it, guys. Semi-modular, I mean, yan. So, kung ano lang yung kailangan natin na connectors, yun lang ang ating ilalagay. To avoid overcrowding ng cables, overcrowding eh, no? Ayan, so yung kailangan lang natin, yun lang isasaksak natin. Yes, there are, you can see black, red, and yellow wires there, but we can always use extension cables na braided, meaning yung ganito, so in the future, so it's okay. Ang mahalaga, 650 watts siya, legit siya, certified siya, and maganda siya for aesthetics. So, Ace Power from Frontier Technology. Okay, ayusin lang natin yung table. We will be right back for our case. For case, we have the InPlay Meteor 01. So, bakit ito ang ating napili for our build? Let's find out by unboxing this case. Marami pong case ang lumalabas. Now, of course, karamihan sa atin, depende sa budget mo. Depende. So, hindi lahat can afford an expensive case. So, ito literal entry level na case. But for me, I'm really impressed with this case kasi I had built a PC before for my friend and ito yung ginamit ko. It was really an easy case to work with. Ng ating case, so meron na siyang tempered glass on the side and on the front. So this is the Meteor 01 from InPlay. So pwede hong alisin ito nasa harap, pwede ring alisin ito nasa side. So
up to 80X, meaning yung pinakamalaki pong motherboard, pwedeng-pwede dito. And I always like cases that have cover here kasi yung iba, yung mas mura pa dito, yung power supply, makikita mo na siya dito or pwedeng nasa taas din siya. Okay, you just have to be very careful kasi talagang for an entry level case, maninipis talaga yung mga glass na kasama. Okay, so handle it really with care. And then as always, meron siyang dust filter sa taas, which I don't recommend this kasi we will be setting this up for exhaust palabas, so we wouldn't want to block hot air from inside. So we just put this elsewhere. Pwede sa ilalim na lang natin ilagay. Okay? So lagay lang muna natin dyan temporarily. So mahaba din itong length niya for mahahabang GPU. So kahit 3060 Ti, kahit Tri-Fan pa, sasakto lang siya dito. Okay. Okay? So for future upgrades ng GPU, pwedeng-pwede dito. Okay? And then check natin yung on the other side kasi dyan tayo magki-cable manage. If there is a hub for the fans, kakasya kaya paano natin i-fit dito sa kanyang side chamber. Okay? So this is a single chamber. So ito lang yung ating space. So ito lang yung chamber natin. The power supply will be here. The hard drive will be here. Ilapit ko lang para makita nyo. Ayan. Careful lang tayo para. So yan. This would be enough space for our power supply. And then, ito natatanggal to. Kung nakikita nyo. Natatanggal to. I-attach natin yung hard drive dyan. And then, i-screw natin sa ilalim. So, yung filter na pinakita ko kanina, pwede nating ilagay dito. So, wala siyang kasama dito na filter. Pwede nating i-cut na lang yun. Diba? Sabi nga nila, cowboy na lang. I-cut natin yung filter sa taas. Pwede nating ilagay dito. So, walang kasama. Nakapagtataka in play, ha? Wala siyang kasamang filter sa baba. So, expected yata nila na lalagay natin sa ilalim to. Anyways, for the ports, we have a 2.0 here. Ay, na, 3.0 USB 2.0, your usual audio ports. And then, ito, I think, yun, LED. Ito na yung sinasabi kong function na pwede nating ikabit sa hub ng fans para if you want to switch modes, just press it. So, if yung remote control ng iyong fans for the RGB nasira, pwede ka pa rin dito. Okay? Pwede ka pa rin mag-switch ng modes or colors from your case mismo. Your reset and then your power. So, ayan na, that concludes our overview for our build. Okay? I'll get back on cam. Yan na po, tapos na ang overview ng ating PC build na i5-9400. Kung kayo ay excited, mas excited kami with my son. We will be building this soon. Abangan nyo ang aming next content in our PC build for these parts. Okay. Again, thank you. Don't forget to hit like, subscribe, and of course, share natin ang good news para matulungan natin yung ibang mga friends natin on magka-idea sila on how to build a PC. Ciao guys! Thanks!